Nakipagpulong si President-elect Bongbong Marcos sa kanyang economic team sa pangunguna ni incoming Finance Secretary Benjamin Jokno. Kaugnay niyan, magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, saan sumentro ang pulong ni na BBM at kanyang economic team? Today, inilatag ni President-elect Bongbong Marcos sa kanyang economic team ang priority projects at marching orders niya para sa mga ito. Pinutukan ni Marcos ang pagbangon ng ekonomiya mula sa naging epekto ng pandemya. Julie, sa ibang issue, nakapagsumite na ba ang partido ni BBM na Partido Federal ng Pilipinas ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE sa COMELEC? Anong detalye rito? Okay, nagsumite na ng SOCE sa COMELEC ang Partido Federal ng Pilipinas. Batay dito, umabot sa 272 million pesos ang nagastos sa kampanya ni Marcos. Katumbas yan ng 4 pesos and 4 centavos kada botante. Ayon kay PFP General Counsel George Briones, mas mababa yan sa 337 million pesos na maximum expenditure para sa National Political Party. Julie, nakatakdang bumisita sa Pilipinas si U.S. Deputy Secretary Wendy Sherman. Ano ang kanyang magiging agenda? Batay sa pahayag ng U.S. Department of State, makikipagpulong si Sherman kay President-elect Bongbong Marcos. Pag-uusapan nila ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at mga paraan para mapalakas ang alyansa ng dalawang bansa. Julie, kumusta naman ang courtesy call kay BBM ng ilang ambassador? Ano-ano ang kanilang tinalakay? Pops J, nag-courtesy call si na Ambassador Brunei Joharaya Wahab, Italian Ambassador Marco Clemente, at mga ambassador ng ASEAN member countries kay Marcos kanina. Ayon kay incoming Press Secretary Attorney Dixie Cruz Angeles, napag-usapan nila ang politika, ekonomiya, gaya ng infrastructure projects, COVID response at person of cooperation. Ipinahayag ni Clemente ang appreciation sa Filipino community. Sinabi rin ito ang planong dalhin sa Pilipinas ang Inter Milan Football Club para sa inter-campus project upang mapromote ang football at matulungan ng mga batang nangangailangan. Sa ngayon, Pops Day, yung naging pagpupulong lang kaya Ambassador Marco Clemente ang napigyan tayo ng update. All right, maraming salamat, Mobile Journalist Julie Baiza.